Wow. First time natin nakapag-activate ng beacon sa night time. Yo, what's up mga tropa? Ito na naman ang ating bagong video ng Utopia Original. Siyempre, ito na ang ating episode 8. So, siyempre, kung bago ka lang din sa ating channel, i-subscribe nyo na yan. Siyempre, huwag nyo kalimutang i-like at i-share tong ating video para mas malupit. So, ano nga pala ating gagawin ngayong araw na to? Kung napansin nyo ayan, nasa gitna tayo ng kawalan. Ano? Nasa gitna tayo ng dagat. Well, actually, ito yung gagawin natin. Pero bago kain muna tayo dito, kain. Ayan. Well, actually, ito pakitasin nyo yung mapa. So, currently, hindi tayo ngayon. Nasa gitna tayo ng dagat. Pupunta tayo dito sa area na to upang i-activate yung beacon na yan. So, saan banda nga pala yan? Makapasin nyo, ayan tayo, yung kulibyo na yan. Ayun, no? Ayun din pala si Trigon Gamer. Nakapansin nyo ito. Ayun, tropa. Ito yung base natin, no? Andito tayo. Ganong kalayo natin yan. Nasa dulo tayo ng mapa. So, ginawa ko dyan is nag-teleport ako ng beacon from base papunta dito sa beacon na to. Yan. Then, binangka ko. So, bala ko pupunta tayo dito. Then, i-activate natin yan isang yan. Pati ito, pangalawang to. So, pag-activate niyan is magagala rin tayo kung kasya pa sa oras. Dahil mag-hunting din tayo dyan ng mga relic. Kung sabi ko sa inyo last episode, kulang pa tayo ng blueprint ng bow crystal at sword crystal. Okay. So, okay. Saan natin? Huwag natin patagalin yan. Saan natin? Ginabi na naman tayo. So, okay. So nga pala, bago makalimutan na, ipapakita ko sa inyo. Ayan, oh. So, nakahinuli ko na yung bulking. Nakalimutan ko yung pakita sa inyo last episode. Ako na, huli ko na yan last episode. Nakalimutan ko sabihin sa inyo. Ayan. So, meron tayong bulking. King Wolf pala. King Wolf na mount. Eh, siyempre, ito yung ating ano ngayon. Nahulog sa ito. Nahulog. So, anyway, umpisa na natin itong ating adventure. So, alone sa gitna ng ikot tayo ikot. Makita niyo yung mapa. Dito tayo pupunta. Pupunta tayo sa buwan. Luckily dito, ayan. So, direkuin lang natin itong pamamangkang to para makarating tayo sa ating target island. Yan, nakita nyo sa mapa yan, lumalabas na. Nakikita nyo na yung ito. Yun, nakikita nyo na yun. Ayan. Yung beacon. Nakikita siya sa mapa. Super ito tayo. Ang ganda na dito sa area na to, sa dagat na to, is walang mga monster, yung mga octopus. Ibang parte ng dagat, maraming ganun eh. So, kailangan mo siyang maneuver pa, ilag-ilaga natin. Although, kaya natin silang talunin. Pero, syempre, dahil limited yung ating movement area, hindi tayo makamaneuver ng ilag-ilag sa ganyan. Mahirapan tayo. So, buti na lang, itong area na to is medyo... Well, hindi medyo, talagang clear. Nakita nyo naman. Ayan. Tapos nga yan, may isla. Nakikita ko na yung isla. Yan o. May isla dito. Control ko lang natin yung mga isla na yan. Yun o. May isla na dito o.
parang meron pang ano ah. Pero sa mag-taste lang naman yan. So tingin ko hindi pa yan dyan. Diretso pa tayo. Tingin ko isla lang din to. Parang maganda gumawa ng base dito, isla. Yan, parang maganda gumawa ng base dito sa isla na to. Para meron tayong sariling isla. Siyempre. Kung mahilig kayo sa ganitong gameplay, ganitong mga game na crafting, survival, open world, HD, yun. Baling salita, kung mahilig kayo sa Minecraft na HD, ito na yun. Ayun, kung nakita niya, ito na yung beacon, no? So, i-activate natin yan para anytime pwede na tayo mag-teleport dito sa island na to. So, okay. Ito na, napakalapit na. Okay. So, huwag natin patagalin bago tayo gumawa na kung ano man. Is gawin na natin to. Activate na natin tong beacon na to. Activate! Wow! Ito natin kapag-activate ng beacon sa night time. Iyon! Wow! Uy! Ang daming relics dito. Apat agad yung unlock natin. Then, ito, next target natin is ito. Buksan na rin natin yung beacon na yan. Malay nyo, mas maraming relic yan. Then, siguro after nyan is pag-hunt na tayo. Hindi naman totally hunt. So, pupunta natin yung mga relic area na yan at hahanapin natin kung just in case na meron na crystal sword and crystal bow kung sakali. Okay. So one down. So pwede ba by land? Kung no choice tayo, mamangka ulit tayo. Try muna natin na puntahan ito yung isang relic. Punta muna natin ito yung isang relic area. Kita naman natin eh. Ayun o. Oh. So yun mga bantay dyan. Ito lang natin yan. Ito yung mga level 20 lang pala. Ay, laglag lahat. Okay. At least yan o. Meron din silang drop na orb. Tumaskeleto na to. Then, okay. Ito pa. Yan, saba yan. Sige. Mga level 50 lang pala itong mga ito eh. Ito na lang. At, kasi malakas ang durability ito.
saka yung repair lang naman ito, wood lang ang gamit. So really treasure chest. Ano kaya laman ito? Okay. Uy! Helmet! So helmet, crystal helmet ang laman. So pwede na, pwede na. So anyway, punta tayo sa ating next spot. Mukhang mamangkawi tayo. Okay, so next stop, puntahan natin yung next island. Siguro off cam or gawa ko ng separate episode yung pag the treasure hunt, sa paghahanap ng blueprint sa mga relic. Siguro samahan tayo, itry kang gamer niya sa susunod. So sa ngayon, isandakin natin yung ating next beacon. Meetup natin. So yung purpose ng ating yun ang purpose ng ating episode ngayong araw na to. Ganda ng views oh. Parang may racetrack doon. Ba yun? Hindi. Mga terrain lang pala yun. Ito nagulog pala dahil open world. Delete pa yung loading ng ano. Dahil malayo na tayo. Well anyway, diretso tayo doon sa ating next stop. Yung naligaw na ako ay pas baba. Okay, baba tayo doon. Tungkol tayo sa kawalan. Ito buhay pirata. So nice to tamit ni Trigon Gamer. Ayan, spoiler na. Pero sabihin ko na. Balak namin gumawa ng galleon or giant labang barko ba? Ayan, gano'n. So parang yun yung gawin namin future base. Siyempre, medyo matagal pa yun. Kaya, wala tayong magagawa ganun talaga. Medyo mahirap na yung grinding dun. Yung mga kasi dalawa lang kami ni Trigon Gamer dito sa aming kumbaga sa ano dito kasi ang tawag dito is heart pero actually sa ibang games guild yun parang guild so dalawa lang kami dito parang ganyan yun pero may mas patahas na ano doon na tribe na ano medyo hindi pa kabisado yung mga tribe na ganyan. Well, actually, parang ano na yun eh, parang yun yung plan. Basta, ganun. So, later on, papaliwanan ko na mas maganda. So, ganyan, nakikita nyo sa mapa, sa ating upper left ng screen. Palapit tayo dun sa beacon. Bilog ko na, titingin kasi eh. Pag tap, open ko yung ano ko, ayan. Ayan. Dapat na tayo. So pag na-unlock natin yan ay medyo liliwanag din yung ating map. Kasi medyo madidin yung map natin. Ayan o, puro ulap ba. So abagin na yata tayo ng gabi sa ano. Ayun, nakikita nyo ni Tore. Yung kit ayun ng beacon ayan na so ililit up ulit na natin yan yun oh talagang tabing dagat lang yung beacon ayos to ah
Dire-direk nga yan. Dire-direk ko yung pakpung. Yun, okay. So, tago na natin itong ating bangka. Tawagin natin yung ating mga alagad. Alagad din man Tomas. Okay, activate ulit natin. Yung pangalawang beacon, activating. Ayan, sinasabi ko. Boom. Ayun. Uy, ang daming relics din dito sa area na to, ah. Historical library, ano to? Tapos yun itong mga tropa, ito. Historical library. Ano kaya meron dyan? So, tingin ko, check na lang siya off-cam. Para... Kasi humaba pa tayo, eh. Okay, so ayan mga tropa. Eh tayo dito. Dito tayo mag-outro. Papaas ng beacon. Sige, gawa natin. Ito na lang yun. So, dito tayo ngayon sa taas ng beacon. Dupit ang view. Paglaglag tayo dito, patay tayo dito. So, ayan, mga tropa. Kung nagustuhan nyo itong ating episode. Ngayong araw na to, puro cinematic view. Puro cinematic. So, isang malupit na paglalakbay. Ang ating ginawa. Siyempre, huwag tayo mamanap. Tawag natin yung ating mga... Ang alagad ng mundo. Mundo yung pet natin sa ilalim. So yan mga tropa, kung nagustuhan nyo ito ating video ngayong araw na ito, huwag yung kalimutan i-like at i-share itong ating video. Siyempre, huwag yung kalimutan mag-comment. So yan mga tropa, hanggang dito na lang. See you next time and bye-bye.